Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na raw ikinagulat ng kampo ni Congressman Arnolfo Teves Jr. ang raid na yan ng pulisya. Hindi rin daw nagtatago si Teves kahit humingi ng extension para sa kanyang travel authority mula sa Kamara. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Cedric Castillo at Maki Pulido. Wala pa rin Congressman Arnolfo Teves sa Kamara ngayong araw kahit hanggang kahapon lang dapat, March 9, ang travel authority na ibinigay ng Kamara sa kanya para magtungo sa Amerika ayon sa House Secretary General. Humihingi raw kasi ng extension hanggang April 9 ng kongresista pero di pa siya pinagbibigyan dahil walang nakasaad sa extension request kung saang bansa siya mamamalagi. Sinabi namin doon sa mga tauhan niya, kailangan pag nag-request ka ng travel clearance or extension, you must specify country or countries you will visit and the time, the dates. Pinayuhan na siya ng House Speaker na umuwi na sa lalong madaling panahon dahil gusto raw marinig ng lahat ang kanyang panig. Ayon sa Justice Secretary, nakaalis na ng Amerika si Teves at nasa Asia na. Wala namang detalyeng ibinigay ang abogado ni Teves kahit nagkausap sila kahapon maliban sa nagpapagamot ito sa ibang bansa at hindi raw magtatago. He expressed his intention to face the charges, to face the accusations. Giit ni Teves, wala siyang kinalaman sa mga pagpatay noong 2019. Taliwas sa alegasyon ng PNP na iniutos ni Teves ang pagpatay sa tatlong individual sa magkakahiwalay na insidente noon. Dahil dyan, kaya kinasuhan ng PNP si Teves. Inimbestigahan na daw ito. Itong 2019, ha? I'm talking about the 2019. Inimbestigahan na daw ito at na-clear na siya dyan. So he's wondering why they are recycling. Hindi naman daw sila nagulat nang i-raid ang mga bahay ng kongresista. Noong nakaraang buwan pa raw sila nakatanggap ng impormasyong mangyayari yan para umanot taniman ng ebidensya. Kaya nga raw na unang sinurrender sa PNP ang lahat ng kanyang mga baril. Sana lang yung safeguards ay i-follow. Ang report sa amin ay pinalabas lahat ng occupants, pati yung lawyers namin. Nagtataka lang kami, o bakit nyo palalabas yung pati yung lawyer? Alinsunod sa utos ng Pangulo nang makiramay siya sa mga naulila ng pinaslang na si Negros Oriental Governor Roel De Gamo, lalo pang hihigpitan ang seguridad sa Negros Oriental. We have just deployed a 50-man specially trained strong light reaction company. They were involved in the Battle of Marawi. Kailangan natin talaga na makordon yung areas ng, ano, ng buong Negros Island so that they cannot escape from the island. Ang Light Reaction Unit ng Philippine Army ay itinuturing na isang elite force at dinedeploy sa counter-terrorism operations ng military. Mabuti na raw handa sa manhunt sa iba pang suspect, lalo't kabilang sa apat na unang inaresto ay isang dating sniper ng AFP. Dahil meron mo na naalis na mga trained naman na mga personnel, we cannot just be complacent. That's why nagdala din tayo ng special unit just in case if meron pang grupo din tayong mahanap doon. Ayon pa sa Department of National Defense, kabi-kabilang mga alegasyon ang di umano'y naglutangan nang dumalaw sa Negros Oriental si Pangulong Marcos. Hindi idinetalye ng DND kung sino-sino ang sangkot sa mga alegasyon. Ayon sa AFP, hindi overkill o sobra-sobra ang pwersang dineploy sa Negros Oriental. Wala rin daw dapat ipangamba ang mga residente dahil sa ngayon, hindi raw magdedeklara ng curfew at hindi nangangahulugan na nasa state of emergency na ang lalawigan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, Maki Pulido nakatutok, 24 Oras. Sa muling pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard, may mga namataan pa rin mga barko ng China Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Pero dahil isinapubliko raw ang pananatili ng mga barko ng China sa EEZ, nabawasan na ang bilang ng mga to. Nakatutok si Chino Gaston. Umikot muli para magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang Philippine Coast Guard sa may Pag-asa Island na bahagi ng probinsya ng Palawan. At tumambad sa kanila ang mga nakapaligid pa rin na sasakyang pandagat ng bansang China sa isla. Until now, there is still a presence of Chinese maritime militia. Depends on the distance of almost 12 miles from the island of Pag-asa. Sa tadyan ng Philippine Coast Guard, nasa may 8 nautical miles lang daw ang layo sa pampang ng mga Chinese maritime militia ships at ng Chinese military ship ng People's Liberation Army
nasa loob na ang mga Chinese ships sa territorial sea ng Pag-asa. We have already publicized the presence of this Chinese government vessels and Chinese maritime militia last weekend. And the only thing that changed, bawasan ang bilang ng Chinese maritime militia, but for the Chinese government vessels, particularly China Coast Guard vessel and the Malay Navy vessel, until now they are still loitering around Pag-asa Island. Sa sandbar na ito, na malapit lang at bahagi pa rin ng territorial sea ng Pag-asa Island, nakadaong laman ang hindi bababa sa 20 mga barko ng Chinese fishing militia na hindi naman daw nakikitang nangingisda. Sa di kalayuan, nakadaong naman ang Chinese Coast Guard Ship 5303. Matagal nang makikita ang mga Chinese fishing boat sa sandbar sa kabila ng napakarami ng diplomatic protests na naihain ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa Coast Guard, nabawasan ito kumpara ng nakarang ikot nila. Pero di nila iniiwan ang sandbar. Sunod na dinaanan ng Philippine Coast Guard ang artificial island sa Mischief Reef. Sa paglapit ng ating mga piloto dito sa may Mischief Reef, muling nagbigay ng radio challenge itong Chinese Coast Guard na sinasabing napalayo tayo at pumapasok daw tayo sa kanilang teritoryo. Pero sagot naman ang ating mga magigiting na piloto, ayon sa batas ang ginagawa natin pagpapatrolyo dito ay pasok ito sa loob ng ating exclusive economic zone. 7 itong ginawa ng Chinese Coast Guard sa buong Maritime Domain Awareness Flight ng PCG sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Handa naman ang mga piloto sa kanilang isasagot na nakasulat sa isang papel na kanilang binabasa sa radyo. Sa Ayungin Shoal naman kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre at may mga nagbabantay na Marines, nakabantay sa di kalayuan ang Chinese Coast Guard Ship 5304. Di tulad nung dati, walang nakitang Chinese fishing militia sa loob ng shoal. Sa karagatan ng Ayungin nangyari ang panunutok ng China ng military grade laser sa BRP Malapascua ng PCG na nagtulak sa DFA na maghain ng isa na namang diplomatic protest laban sa China. Inikutan din ng PCG ang Iriqua Reef at Lacandula Reef kung saan may mga Pilipinong mangingisda. Dinaanan din ito ang Lawak at Pugad Islands na okupado ng ating mga sundalo. Sinusubukan pa naming pakuhana ng pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa namatang military ship malapit sa Pag-asa Island. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Sa mga suki naman ng Meralco, tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Tinutukan niya ni Joseph Moro. Halos walang patayan ang kuryente sa patahiyang ito sa Quezon City. May mga makinang pinapatakbo, mga ilaw na buhay kahit sa araw. At sa halip ng mga heavy duty, murang electric fan na lamang daw ang ginagamit nila. Ang dami pero matipid kasi yan eh. Sobrang init kasi kaya at saka yung ilaw, kailangan din kasi ng madilim kasi eh. Pero buwan-buwan, lampas 6,000 piso ang binabayaran nilang bill. Paano pa kaya sa Marso kung kailan magpapatupad ang Meralco ng lampas 50 sentimos kada kilowatt hour na singil? Katumbas yan ang lampas 100 pisong dagdag sa bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Doon na napupunta sa kuryente yung imbis na konting maiipon sana. Tapos magtatag-init pa. Kasi siyempre summer, sobrang init. Hindi na tayo makatipid. Ayon sa Meralco, tumaas ang generation charge o halaga ng pag-produce ng kuryente dahil sa shutdown ng Malampaya Gas Facility nitong Pebrero. Pisong araw kada kilowatt hour ang dapat na magiging taas singil ngayong Marso. Pero napakiusapan ng Meralco ang mga supplier nito at ang Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang singil sa kabuuang 1.1 bilyong pisong generation cost. Ikakagaraw nila ito sa Abril at Mayo na tig 20 sentimos. Kung ipapasok lahat ng charge, yung kabuuan na charge, medyo mabigat para sa mga consumer. Sa ngayon, hindi pa raw masabi ng Meralco na siguradong increase na. Ang ibig sabihin niyan sa Abril at Mayo dahil balik na naman sa operasyon ng Malampaya. That might bring down the generation cost. And we're hoping it can offset the effect of the amortization of the deferred generation cost. Pero ang isa pa raw binabantayan ng Meralco ang demand sa kuryente na tumaas na noong Pebrero. Kaya nga nagmahal na rin ang kuryenteng binibili ng Meralco sa merkado.
Nagbabala na ngayon pa lamang ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng manipis na supply ng kuryente ngayong tag-init mula Abril hanggang Hunyo. Kaya abiso ng Meralco magtipid sa kuryente hanggat maaari. Tiyaking maayos ang takbo ng inyong appliances. Pag masama ang kondisyon, malakas kumonsumo sa kuryente yan. Mainam ding i-schedule din ang mga gawaing bahay gaya ng pagpaplansya o paglalaba. Let's try to maximize the use of our electrical appliances without wasting electricity. Ang malalaking kumpanya naman, hinihikayat ng Meralco na sumali sa interruptible load program kung saan sa halip na kumuha ng kuryente sa Meralco ay gumamit na lamang ng generator tuwing kokonti ang kuryente sa grid. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Halos buong araw nagtagal ang paghalughog sa bahay ng mga Teves sa bayan ng Bayawan sa Negros Oriental. Sa kuha ng GMA Regional TV Balitang Bisita, nakuha na ng mga armas na isa-isang inilalabas sa bahay dakong alas 4 ng hapon. Ilan sa mga ito, tila mga long firearms na binalot sa plastic. Bukod sa compound sa Bayawan, dalawa pang property sa katabing bayan ang pinasok ng mga otoridad. Pagmamay-ari umano ito ng ilang kaanak ng pamilya Teves. Sinagot ng U.S. Ambassador to the Philippines ang ilang tanong kaugnay ng pagtulong ng Amerika sa pagbabantay sa mga teritoryo ng Pilipinas. Tumanggi itong tukuyin ang mga bagong EDCA site pero nagkomento sa pangamba ng ilang Pilipino sa epekto ng tensyon sa Taiwan. Narito po ang aking eksklusibong panayam kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Panunutok ng laser, pagpapadala ng mga pulutong ng mga Chinese militia ship, pati na pagpapadala ng isa sa kanilang warship malapit sa Pag-asa Island sa Palawan. Ilan lang ito sa mga hakbang na ginawa ng China sa West Philippine Sea sa nakalipas na mga buwan. The Philippines and the U.S. have agreed. Kaya sa aking panayam kay U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, tinanong ko kung anong reaksyon at mga hakbang na gagawin ng Amerika ukol dito. Recently, there was a laser pointing incident by China. And we, of course, we have the Mutual Defense Treaty, which states that the Philippines and the U.S. agree to respond to any external armed attack. Would you say that this laser pointing incident qualifies as an external armed attack? I will go by what I have heard Philippine officials say, including President Marcos, which is that they do not see that this incident with the laser is one that would invoke or provide the basis to invoke the Mutual Defense Treaty. Mm-hmm. So we stand at the ready to work with our Philippine allies. We have your back, but what our goal is, our mutual goal, is to deter conflict, not to instigate conflict. Recently, just last Saturday, a Chinese warship was spotted near Pag-asa Island, and that's well within Philippine territory. Are they trying to taunt the Philippines and its allies, possibly? I can't speak for what the People's Republic of China is thinking or doing. What I can say is looking at what President Biden is doing, and that is focusing on our allies. Mm-hmm. No matter what the PRC is doing, and all we want is fair competition. It's not about seeing what the PRC is doing, what threatening behavior. It's about making sure that we all play by the rules of the game in the international arena. Is there any other thing that we have to possibly exploit further? I think the EDCA sites is a perfect example. Yes. That's one thing that we can do. Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ang pinirmahang kasunduan kung saan papayagan ng Pilipinas ang Amerika na gamitin ang mga base militar dito. May orihinal na 5 EDCA site ng kasama sa kasunduan ito na madadagdagan ng 4 na iba pa. Pero nang tanungin ko kung saan-saang lugar ang mga ito... I don't want to get ahead of the Philippine government on that. That's a decision. Our militaries have come up with what they think is best. But I would say we should be able to announce the next EDCA sites within the next several months. And then getting the U.S. Congress to appropriate the funds once there's an agreement on where they will go. I noticed that most of these sites that are being considered, that are making to the news, they're usually near the West Philippine Sea or near Taiwan. Is that a main consideration in choosing the sites? It's
365 days a year that our militaries are coordinating. Mm-hmm. And they choose sites for any number of reasons. And that's to primarily just to ensure the lives and the livelihoods of Filipinos are protected, mm-hmm. and that U.S. Security interests are also enhanced. Of course, we've encountered some resistance. I know for a fact that there are at least two governors from Cagayan and Isabela that are apprehensive about having their provinces used as EDCA sites, possibly, because they say that they could be military targets in the event China gets aggressive towards Taiwan. Do their fears have any basis? It is hard to imagine that any individual project in any individual province would be the target. You know, we've seen in the South China Sea, the West Philippine Sea is known here, aggressive behavior against innocent fisher folk where there's no EDCA site at all. So that aggressive behavior could come in any form. It's not, I don't see the EDCA site as a magnet for that. But these EDCA sites are going to be temporary, not permanent. I think there's a little bit of misconception that an EDCA site is a U.S. base, or that somehow they are permanent structures. What an EDCA site is identifying an area where a variety of projects can take place. So for example, in the original five EDCA sites, I can announce today that we are going to do a groundbreaking just this month on March 20th. We're going to invite our U.S. Secretary of the Air Force to do a groundbreaking on a $24 million project that will extend the Basa airstrip and rehabilitate that to make sure that it is useful. Ang Basa Air Base ng Philippine Air Force na matatagpuan sa Florida Blanca sa Pampanga ay isa sa limang original na EDCA site. There are many projects in the pipeline. There are so many that I can't even enumerate them, but it's over $80 million worth. Now that $24 million project at Basa Airstrip is one of the biggest. These five sites are part of a interconnected sort of fabric of keeping our people safe. Recently, some pretty strong words from China's leaders. We have President Xi Jinping saying the U.S.-led policies may lead to catastrophic consequences. You have the Foreign Minister Xin Gang saying if the U.S. does not hit the brakes but continues to speed down the wrong path, no amount of guardrails can prevent derailing or a crash, and there will surely be conflict and confrontation. Would you like to comment on those words? Who's lining up behind those statements? Where are the friends and allies that are supporting those statements? We stand by our allies. We are working together collectively to make sure that we can uphold the safety and security of our people. I would just leave it at that. Bukod sa EDCA, kasama na rin sa pinag-uusapan ang pagsasagawa ng mga joint naval patrol sa West Philippine Sea, katuwang ang ilang bansa, kabilang ang Amerika. We are pleased to see the Philippines say that they are ready for joint patrols. We have similar activities that we do with other allies, and this will be one important component of making sure that our waterways are free and open. Will these joint patrols be able to help our Filipino fishermen who are constantly being harassed? Certainly, that's the goal, is to make sure that Philippine vessels and Philippine fisher folk are allowed to fish in their traditional areas. And it's not only about economic aspects of fisheries, it's also about environmental protection. We've seen recently the reports of this oil spill, and the U.S. has offered assistance in terms of containing that oil spill. So it's having that interoperability, having those patrols also allows us to have better information that we can then feed into other aspects of our alliance. Binigyang diin din ni Carlson ang kahalagahan ng pagkakaroon ng anyay malakas na kaalyado tulad ng Amerika. All of these aspects where we're protecting the livelihoods of our people also project an alliance that is strong, where the people-to-people connections are tight. Yes. And, you know, my family comes from Texas. You know, don't mess with Texas. I mean, if you've got a strong alliance, it's like, don't mess with us. Pinagkaguluhan ng mga residente ang isang kotse sa Pasay matapos may makita sa ilalim nitong ahas. Kung paano yan nahuli sa pagtutok ni Oscar Oida. Nagkumpulan ang ilang residente sa isang parking lot sa Cartimar sa Pasay City na tila may pinagtutulungang kunin sa ilalim ng kotse.
Dalawang metrong ahas pala na suot sa ilalim. First time ko nakakita din ng ganun kahaba na ahas. Hindi naman to ano. Gubat. Meron daw babaeng may bit-bit na sako. Nakawala yung ano, nawala yung tali ng sako. Nakawala siguro, natakot yung babae. Iniwanan na lang doon basta. Ang may-ari ng sasakyan, nanooy pauwi na sana. Hindi tuloy agad makaalis. Nagulat kami ng husband ko. Ang dami pong tao doon sa kotse namin. May pregnant din po, kaya medyo stressful. Kaya hindi po namin alam kung paano ako sasakay doon sa loob. To the rescue naman ang tanod na si Leo Bautista. Na bata pa lang, eh mahilig na sa ahas. Nung kinukuha mo na, nung nasa isip mo, hindi ka ba natakot? Hindi. Mas natatakot ako yung may makakagat siya ng iba. Kaya dinadandahan-dahan ko lang talaga siya. Kasi once na nasasaktan ang isang hayop, magagalit yan siyempre. Kaya ginagamit ako siya ng tela. Pipisilin mo mabuti. Makalipas ang 2 oras, matagumpay rin nakuha ang pumapalag na ahas. Ayon sa Born to be Wild host at wildlife veterinarian na si Doc Nielsen Donato, isang Philippine reticulated python ang ahas. Reptiles, they like going to warm area, so mainit siguro yung dun sa may malapit sa makina ng sasakyan, kaya pupunta sila sa mga ganyang lugar. Wala naman daw itong kamandag, pero dahil ito ay constrictor, matindi umano itong umalupot. Yung pagpasok niya dun sa sasakyan, medyo mahirap talaga yan dahil marami siyang kakapitan dun. At alam mo yung paghila sa kanya, kahit na hindi siya ganong kataba, isa napakalakas niya. Sakaling makaranas ng kaparehang pangyayari, payo ni Doc Nielsen. Kung hindi naman gagamitin ang sasakyan, pwedeng pabayaan lang yon at kusang aalis din yung ahas doon. Pero kung hindi naman, isa tumawag ng mga eksperto tulad sa DNR. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan ng mga kapuso. Di lang kwentong kapupulutan ng aral. May pangmalakasang tricks and stunts ding dapat abangan sa first ever figure skating series sa primetime na Hearts on Ice. Ang isa kasi sa mga magpapamalas ng galing sa ice skating rink, walang iba kundi ang Asians figure skating champion at two-time Olympian na si Michael Martinez. Yan ang itchika sa atin ni Katatibayan. Higit pa sa napakalamig na set. Nakaka-goosebumps din ang powerful performance ng ilan sa cast ng first ever figure skating series sa primetime na Hearts on Ice. At hindi lang sila Ashley Ortega, Sian Lim at 2022 silver medalist Philippine National Senior Level Sky Chua ang magpapainit ng ice skating rink. Dahil kasama rin nila sa series ang no less than the Asian figure skating champion at two-time Olympian na si Michael Martinez. Sakto sa pagbisita ng GMA Integrated News sa set ng Hearts on Ice, ang first day of taping ni Michael, kung saan ipinakita agad niya ang galing at talento sa ice skating. Very powerful at puno ng passion ang kanyang naging skating solo number performing, his flying camel spin to split spin combination, triple loop jump, and his signature cantilever move. Kilig na kilig at di na maiwasang mag-fangirl ni na Ashley at co-star na si Shubi Etrata. I'm really happy that I get to portray who as ako, and I get to skate, I get to perform, which yun nga, medyo mahirap nga akong mag-express in words, but I get at least I get to express myself through my skating here in the show. Close at matagal na magkaibigan sina Ashley at Michael. Katunayan, sabay sila nag-training noong kabataan nila. May pagkakataong sabay din sila nag-compete locally noong bata sila. Never in a million years kong may isip na magkaka-work kami sa showbiz, actually. Kasi syempre, bata pa lang ako, kasama ko na yan si Michael. Pero pag amin ni Michael. I met Ashley through competitions and shows. And honestly, she's like my biggest crush. Maybe till this day. Kaya naman, isa daw sa mga dapat abangan. We actually have a scene that we're gonna perform as pairs. So yun yung abangan nila. So nung nagte-training kami, alam mo yun, natatawa na lang kami sa isa't isa. Very grateful naman si Michael sa opportunity na makasama sa series. With this show, it actually helped us reconnect again kasi most of the time I'm always in the US or somewhere else for training and or competition. So
this show actually helped me to be back here in the Philippines and to reconnect with everybody. So. Bukod kasi sa mga competitions abroad, nagsisimula na rin daw siyang mag-coach sa mga bata. My advice is to really just, if you love something, like, you have to give it all. Kasi sayang naman, diba? You can't take back the time you lost. And whatever is happening now, you just want to give it 100%. Ang iba't ibang skating stunts and tricks na ito, ilan lang sa mga dapat ninyong abangan sa pagsimula ng Hearts on Ice mula sa Himnes pagkatapos ng mga lihim ni Urduha. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Pati nagandahang beach sa hilaga ng Palawan, pinangangambahang abutin ng tumagas na langis mula sa lumubog na oil tanker sa Oriental Mindoro. At may namataan ngang epekto niyan sa isang bayan doon. Yan naman ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Kita na sa baybayin ng Barangay Kasyan sa Taytay, Palawan ang epekto ng oil spill base sa larawang kuha ng Coast Guard. Kahit pa humigit kumulang 159 nautical miles o 295 kilometers ang layo nito sa Nauhan, Oriental Mindoro. Yung Northern Palawan tsaka yung paring Antique, yung Kaluya, hindi po na sa inaalarma namin kayo pero dahil may indication na, na pumupunta yung langis sa inyo, wala pong ibig sabihin po ay talaga pong maganda kayo. Ganito rin ang pagtaya ng mga eksperto mula sa UP Marine Science Institute o UPMSI. Sa ngayon, apektado ng oil slick ang baybayin ng ilang bayan ng Oriental Mindoro at Semirara sa Kaluya, Antique. May palatandaan rin ang inanod na langis sa Agutaya at Cuyo sa Palawan. At kung pagbabasehan raw ang kasalukuyang direksyon ng dagat sa Timog Kanluran, mapapadpad ang langis sa Northern Palawan. Bukod sa Taytay, nandyan rin ang El Nido, Coron, Busuanga at Linapakan, mga lugar na kilala sa white sand beaches at world-class na resorts. Paano ang Boracay na nasa baba lang ng Oriental Mindoro? Based on projections and based on prevailing wind directions, Boracay will be spared. Pero having said that, the other areas are equally important. Ayon sa UPMSI, sa ngayon, makikita ang maitim at malagkit ng oil slick sa mga lugar malapit sa pinaglubugan ng barko. Ang nakarating raw sa mas malayong lugar ay maaaring dispersed oil na mas madaling linisin. Pero gusto makasiguro ng mga taga-Cuyo sa Palawan, kaya gumawa na ng improvised oil spill boom gamit ang mga bunot ng nyog, lumang damit at plastic bottles. Pangharang yan sa langis para hindi na umabot sa baybayin. Bukas rin ang PCG sa akbang ng isang barbershop sa Calapan, Oriental Mindoro na nangangalap ng donasyong buhok mula sa kanilang mga customer sa pagbabakasakaling magamit sa cleanup. Bukod pa yan sa pagdodonate ng 10% ng kanilang kita. Pero ingat daw, sabi ng isang eksperto, dahil bukod sa matagal mabulok ang buhok kaya posibleng dagdag ng problema, posible ring may hair products ito na posibleng makasama sa kalikasan. Marami tayong products na, na nilalagay sa hair. So there are a lot of hair products. And some of those hair products have particles that may be introduced in the environment. If hindi naman pwede, susunod naman po kami sa DENR kung ano po yung may papayo nila. Again, wala naman pong mawawala pong ipunin pansamantala. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nasa bansa na po ang ilang eksperto mula sa Japan Coast Guard para tumulong sa paglinis ng oil spill sa Oriental Mindoro. At yan po ang tinutukan ni Rafi Tima. 10 araw matapos lumubog ang motor tanker Princess Empress sa Nauhan, Oriental Mindoro, dumating sa bansa ang mga eksperto mula sa Japan Coast Guard para tumulong sa pagdugon sa pagtagas ng karga nitong langis. These are the members of Japan Coast Guard's National Strike Team, which is the special expert unit for oil removal and oil control. Kakasa kayo ng walang pati na suporta mula sa gobyerno ng Hapon. Bukas, tutulak sila sa Mindoro para magsagawa ng survey at assessment, katuwang ang Philippine Coast Guard. Some of the equipments are in the process of being brought to here. But again, after we conducted the latest survey on the
assessment on the needs on the site, we will make a consideration. We will take it into consideration to do the some additional provision of the equipment. The offer of support from the government of Japan through the JICA and the Japan Coast Guard will indeed be a very big boost to us kasi yung source ng oil is yet to be addressed. Tinatayang 5 hanggang 10 litro ng langis kada oras ang posibleng tumatagas sa lumubog na motor tanker. Mahina raw kung tutuusin. Pero dahil ito ay nasa lalim ng 400 meters at masyadong malalim para sa divers, hindi pa raw tiyak kung ano talaga ang lagay ng karga ng barko o kung nabutas ba ang double-hulled na structure nito. Bukod sa Japan, nakikipag-usap na rin daw ang Pilipinas sa Amerika at South Korea para makatulong. Baka may technology sila makatulong sa atin para ma-siphon or maangat natin yung barko na yun. But it depends on the assessment. Aminado ang Japan Coast Guard, malalim ang pinaglubugan ng MT Princess Empress. Ang mga dumating na eksperto, hindi pa raw naranasan ang ganito kalalim na operasyon. Pero wala raw silang time limit sa gagawing pagtulong. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, posibleng maramdaman na ngayong weekend ang epekto ng binabantayang sirkulasyon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, may chance na maging low pressure area ang grupo ng kaulapan sa silangan ng Mindanao. Posibleng pagsapit ng Linggo'y magpaulan na yan sa Caraga o Davao Region. Nananatili namang mababa ang chance nito maging bagyo. Pero patuloy nating babantayan. Magtutuloy-tuloy rin ang pag-iral ng hanging amihan sa buong Luzon at localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin bukas sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, BARMM at SOC Sargent. Sa Linggo, mas marami at mas matitinding ulan na ang inaasahan kaya maging I am ready sa banta ng baha o pag-u ng lupa. Sa Visayas, may ulan din bukas sa Negros Provinces, Cebu at Samar. Mababawasan yan sa Linggo pero magkakaroon naman ng ulan sa ilang lugar sa Southern Leyte. Halos buong Luzon ang makararanas ng maliwalas na panahon ngayong weekend maliban sa ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley, Ilocos Region at Mindoro Provinces. Sa Metro Manila, hindi inaalis ang posibilidad ng pag-ulan gaya ng naranasang mahihinang ulan kaninang hapon. Sa gitna ng ilang pagkwestiyon at pambabatiko sa desisyon niyang magbago ng direksyon sa showbiz, finally, nagsalita na si Liza Soberano sa Fast Talk with Boy Abunda kung saan inamin niya na na-hurt sa sinabi ni Tito Boy last February. Ibinahagi rin ni Liza ang ilang karanasan sa isang proyekto kung saan may nagbansag pangaraw sa kanyang Little Producer. Yan ang chika ni Lars Santiago. There were so many different interpretations of what I said and I just felt the need to further explain myself because I felt like I needed to defend myself. Ang katakot-takot na batikos na kanyang inabot matapos sabihing wala siyang naging say noon sa naging takbo ng kanyang career ang sinagot ng aktres na si Liza Soberano sa one-on-one interview sa Fast Talk with Boy Abunda. Isa na rito ang pag-amin ng aktres na nasaktan siya sa mga binitawang salita ni Tito Boy sa episode ng Fast Talk noong February 28, kung saan sinabi niya na disappointed siya kay Liza. Na-hurt ako kasi feeling ko of all people, ikaw yung makakaintindi. I felt misunderstood by you. Humingi ng paumanhin si Tito Boy. Anya, ibinasa niya ang komento sa karanasan bilang talent manager. I felt parang bakit dinisregard ni Liza yung kanyang nakaraan. It's okay to rebrand, it's okay to redirect. But don't forget where you started because you got to where you are because of the people who helped you because of everything that had happened. Nang tanungin naman si Liza kaugnay sa mga pagbabago nitong gustong gawin sa kanyang karera. Naranasan ko naman na I was given some right to kind of approve certain things that were going on in my career. But I was never empowered na mag-isip on creating or sharing ideas of how I could bring my career, grow my career or bring it into a different direction. It was always dictated by, would people think this is what's right for me?
Ang dating sa akin kasi ngayon, Liza, is that hindi masyadong pinakikinggan ang boses mo pagdating sa creatives. Am I getting it right? Yes. At what age was this? 16, 17? When I started realizing na meron akong mga gustong gawin. Sa isang punto, ibinahagi pa ni Liza ang kanya raw naging karanasan sa pre-production ng isang proyekto. When I started like really understanding how acting works, started understanding character development and everything, meron pong mga times na I would talk to the director, I would talk to the PAs, I would talk to the writers and be like, sa tingin ko po, hindi sasabihin ng character ko to. Hindi gagawin ng character ko to. They would talk to me, talk about me behind my back during pre-prod meetings and call me little producer. And so, ever since after that, parang I felt like I didn't have the right to bring these up kasi feeling ko na-offend ko yung mga tao sa paligid ko, which was not my intention. Paglilinaw pa ni Liza, grateful siya sa kanyang mga nakatrabaho at sa fans. At ginagawa niya raw ang change of direction na ito for her personal growth. I needed them to understand that this is everything that I have done in the previous years. So I felt the need to explain myself why I wanted change, because I wanted to grow. And I needed to enumerate everything that we did for them to better understand that, hey, I did do all of this, we did do all of this, but now it's time for me to grow as an individual. Ang part 2 ng interview ni Tito Boy kay Liza mapapanood sa Lunes sa Fast Talk with Boy Abunda. Lars Santiago updated sa showbiz happenings. And that's it for our week-long Chikahan Friday na, mga kapuso! Ako po si Iya Adeliano, always happy for the weekend. Woohoo! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Nasyashak si Emil. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Emil Sumangyo. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Welcome, Emil! Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.